Ang pag-uusapan po natin, mga tol, ito pong pressing issue sa kasalukuyan about International Criminal Court. Alam naman po natin sa nakalipas na administrasyon mula po noong 2016 hanggang 2022 ay talagang dumanak po ang dugo laban po sa illegal na droga. Hindi po maikakaila na libo-libo po ang pumanaw dahil po sa tinatawag ng karamihan na extrajudicial killing para naman po sa ating gobyerno ay neutralizations during armed confrontations at saka yung mga napatay na tinawag nilang death under investigations or DOI. Yan po ay nagsimula noong panahon po ng pagtatalaga ng ating Pangulong Duterte sa kanyang kauna-unahang Philippine National Chief na si noon ay Director General RONALD DELA ROSA. From July 1, 2016, pinatupad po ang tinatawag na Project Double Barrel. Ito pong Project Double Barrel ay two-pronged approach po ito against dangerous drugs. Ang lower barrel, ito po yung supposedly na mapayapa. Project Tokhang ang tawag po sa lower barrel. Ang Project Tokhang ay Bisayan word na ang ibig sabihin ay himukin ang ating mga kababayang Pilipino na sumuko, to knock and plead doon sa mga individuals that is associated with dangerous drugs, whether they are user or pusher. As long as hindi po sila nahuhuli in flagrante delicto or caught in the act, pwede po silang sumuko. At sumuko nga po ang napakaraming mga Pilipino. Umabot po ito sa milyon sa kanyang Project Tokhang. Pero kasabay po ng Project Tokhang, ang kaliwat kanang police operations na nauuwi po sa panlalaban di umano ng mga biktima ay ng mga suspect, kaya naman mahigit sa 6,000 ang namatay sa armed confrontations between the police officer and suspects of dangerous drugs. At sinasama pa dyan ngayon ang alegasyon ng human rights group na mahigit sa 3,000 katao daw po ang napatay sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil po dyan, naging maingay ang panawagan na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama na po itong si ngayon ay Senator RONALD DELA ROSA, na imbestigahan at kung kinakailangan ipagsakdal sa International Criminal Court. Ngunit ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na tinawag po nilang weak ay nagtatanggol sa ating soberanya. Hindi lamang dahil sa ang involve ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi ang issue po dito ay ang ating kasarinlan at ang ating pagkakaroon ng sariling sistema sa paglutas ng mga krimen sa ating bansa at pagpapanatili at pag-o-observe nga po ng karapatang pantao dito po sa ating bansa. Iyon ang pinaninindigan po ng ating Pangulo, na huwag itong bastusin ng kahit sinong bansa, partikular ang International Criminal Court. Kaya dito po sa ating papanooring balita, naninindigan po ang ating mahal na Pangulo sa kanyang posisyon na tayo dapat ang masunod at hindi po ang International Criminal Court. Panoorin po natin ang balita na ito mula po sa UNTV. Hindi matitinag ang Pilipinas sa paglaban sa krimen kahit na pumalaas ang bansa sa Rome Statute. Itong binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang recorded video message sa ginanap na second session ng Summit for Democracy na idinaos ng Estados Unidos. Ayon kay PBBM, patuloy na gumagana ang criminal justice system ng bansa at may batas na nagpaparusa kabilang na sa mga umano'y sangkot sa mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. At totoo talagang gumagana ang criminal justice process dito sa atin. Yan po ay nakikita natin sa araw-araw nating panonood sa balita. Di ba? Nangyari ang mga pagpatay sa kaliwat kanan sa ating bansa, ano? Particular yung pinakahuli dyan na sensational, yung pagpatay kay Governor Ruel de Gamo at walong iba pa. Yan ay nare-resolba ng ating gobyerno. Sa katunayan, baka ngayong araw na ito, sa mga susunod na araw, isang pa po ng Department of Justice ang kaukulang complaint o ng ating NBI ang kaulang complaint sa prosecutor's office laban po sa mga masterminds di umano nito pong pagpatay kay Governor Ruel de Gamo. At lahat ng mga nangyayaring krimen, though yung iba hindi pa po nahuhuli, gumagawa naman po ng nagparaan ng ating kapulisan na maresolba po ito. Ang isa sa mga nakalulungkot na pangyayari ngayon, yung
isang estudyante na graduating student diyan po sa may De La Salle University sa Dasmariñas City. Siya po ay pinaslang sa loob ng kanyang dormitory at hanggang sa ngayon hindi pa po nakikilala ang salarin. Pero lagpas na po sa 1,000,000 piso ang pabuya na nakalaan para po sa pagkakakilanlan at pagkakahuli ng nabanggit na salarin na pumatay nga po doon sa graduating student. Lahat po ito fully functional ang gobyerno at hindi po nagpapabaya ang particular Marcos administration sa ating criminal justice system. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let me emphasize, the rule of law prevails in the country. Our criminal justice system is fully functional. We continue to improve mechanisms such as the AO35 Interagency Committee to enhance accountability. The Philippines has a national legislation punishing heinous crimes. We have vigorously exercised our jurisdiction to investigate and prosecute crimes, including those allegedly committed in the context of the anti-illegal drugs campaign. Yan. Napakaraming batas, ano? Our national law deals with it. Yung binanggit ng ating Pangulo na punishing heinous crime, Republic Act 7659, ano? Yan po ay nag-state ng mga krimen na classified as heinous crime. At because of that, merong impositions ng death penalty. Pero ang nangyari kasi, nung ma-implement ng death penalty after a couple of years, ito po ay tinanggal by Republic Act 9344. Kaya sa ngayon, ang heinous crime is punishable by either life imprisonment or reclusion perpetua, pagkakakulong po ng habang buhay sa madaling paliwanag. Yan po ang mga kaparusahan sa mga sinasabi nilang pagmamalabis sa ating mga kababayang Pilipino. At ginagawa po ng gobyerno ang lahat para po kung merong man maging biktima, hopefully sa hinarap, wag nang maulit pa, ay masolusyunan ang mga pangyayari na yan, higit sa lahat mabigay ang hustisya para po sa pamilya ng biktima. Okay, tuloy pa po natin ang balita dito. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, patuloy na inaayos ng pamahalaan ang sistema ng hustisya sa pamamagitan ng iba't ibang institusyon at mekanismo upang maprotektahan ang buhay, kalayaan at seguridad ng mga Pilipino. Magpapatuloy din anyang active player ang Pilipinas sa Nandito rin ang Commission on Human Rights. Ano? Alam nyo, kung susuriin lamang ng ICC talaga kung ano meron dito sa ating bansa at hindi nakikinig sa mga impormasyon na ibinabato sa kanila ng kung sino-sino lamang, ang Department of Justice, fully functional. Napaka-effective and efficient nila ngayon sa pagresolba ng mga krimen sa mga nakalipas na panahon. Kung merong mga reklamo against the agent of the states, nandiyan po ang Commission on Human Rights, fully functional. Although ang Commission on Human Rights has no prosecutory power, yet they are the one they can investigate and recommend the filing of appropriate criminal liability or criminal charges against unscrupulous individuals, ano? Alam nyo, yung mga sistema na yan na nakalatag po sa ating bansa, isang pagpapatunay na tayo dapat ay hindi pinakikialaman ng International Criminal Court. And more so, wala na po tayo sa International Criminal Court. Tayo po ay bumaklas na dyan at dahil nga po sa pangyayari na ito, wala na pong intention pa ang bansa po natin sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na bumalik pa dyan sa ICC. Ipagdayalugo sa ibang mga bansa ukol sa mga isyu sa demokrasya, karapatang pantao at mabuting pamamahala. Samantala, muli namang iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang pakialam sa pagnanais ng ICC na imbestigahan ang kanyang kampanya laban sa droga. Sinabi nito na handa siyang mabulok sa kulungan unsod ng isinusulong na prinsipyo kontra droga. Eh, siyempre, yan naman ay hindi pahihintulutan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Although, napakalakas din ang political statement na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala naman din power ang ICC over the country. Ano? Labasan man nila ng warrant of arrest ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po nila pwedeng pasukin ang bansa po natin at hulihin dito sa ating bansa ito pong si FPRRD and kasama na dyan siyempre si Senator Ronald de la Rosa. Alam nyo, si Senator Ronald de la Rosa,
noong January, nagpahayag po ito eh. January 27, 2023. Sabi niya po, I have no more fears. You can go ahead whatever you want. I am ready. Kung magkakaroon ako ng warrant, sabihin ng Philippine government, okay, isurrender natin si Bato doon sa International Criminal Court, ipakulong natin ito sa The Hague. Anong magagawa ko? That's the government's decision. O, kumbaga, ipinagkakatiwala ni Senator Bato ang kanyang kinabukasan pagdating sa pagharap sa ICC sa ating gobyerno. Kaya naman, binigyan niya ng emphasis din kahapon. Ano ang sinabi niya? Bata holds on to Marcos vow, he won't be arrested by ICC. May mga pre-time kami at napag-usapan namin. Yan, sabi niya, Juan, kahit isang buhok mo, hindi mahahawakan ng ICC kahit daw wala akong buhok. O, di ba? O, kaya yung weak president na sinasabi ng mga DDS na anti-Marcos, ito ngayon yung nagtatanggol sa strong president nila at strong senator nila. O kaya sana i-appreciate ninyo ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. At idagdag na rin natin, nakilahok pa rito sa issue na ito si Robin Padilla. Actually, wala namang dapat say dito itong si Senator Robin Padilla. Kasi kumbaga salim pusa o hindi pa nga, wala siyang pakialam dito. Ang nagiging pakialam niya lamang is concern na concern siya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte to the extent na sasambitin niya ang mga ganitong kataga. Sabi niya, kung huhulihin sila si Senator Bato de la Rosa, syempre kasama si Pangulong Rodrigo Duterte dyan, isama na nila ako dahil ako, isa ako sa sumuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan nga, sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan sa abroad. Nako, masarap pagkain doon, sabi nitong si Senator Robin Padilla. Nandun na tayo. Ano, Senator Robin Padilla, hindi maikakaila na talagang matapang ka. Nakulong ka na, naranasan mo na ang buhay ng pagiging bilanggo. At hindi na kumang question po sa amin yan, na ikaw, kung gusto mong sumama, ay pwede talagang mangyari. Pero sana, isipin mo din yung pagpapahayag mo dahil isa ka ng senador. Hindi ka na artista, Senator Robin Padilla. Ikaw ay isang senador at ama ng inyong tahanan. Sasama ka sa pagkakakulong. Paano pamilya mo? Paano ang mga anak mo sa iyong asawa na si Mariel? Higit sa lahat, paano ang iyong mandato sa 26 na milyong Pilipino na bumoto sa iyo? Kasama ako doon. Kasi kasama ka sa unity team eh. Binoto ka namin. Tapos dahil lamang sa iyong loyalty sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, tatalikuran mo ang bayan, tatalikuran mo ang 26 milyong Pilipino, tatalikuran mo ang iyong pamilya, sasama ka sa loob ng kulungan. Although hindi naman ito mangyayari. Ano, at alam ko naman na political statement mo lamang yan. Hindi ko alam kung ano ang intention mo dyan para sabihin yan. Magpapogi ba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? I-please ba ang mga DDS? O talagang sincere ka sa sinasabi mo? I do not know. Pero mas pahalagahan mo sana, Senator Robin Padilla, ang iyong pamilya at ang mandato sa iyo ng 26 na milyong Pilipino na nagtiwala sa iyo. Kahit sa ngayon, yung iba nagsasabi na sila'y nagsisisi kung bakit ibinoto ka. Ako wala akong pagsisisi sa pagboto ko sa iyo. Kasi naniniwala ako na tama ang ginawa kong desisyon na iboto ang mga unity team senators. At wala po akong pinagsisisihan doon. Kahit kung minsan magkaiba tayo ng paniniwalang politikal, Senator Robin Padilla. Yet, dapat gampanan mo pa rin kung ano ang pagiging senador mo. Huwag po ninyong ibigay ang inyong total loyalty sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit political statement lang mong yan, iba ang magiging impresyon sa harapan po ng publiko. Okay, tuloy po tayo dito po sa pakikinig sa balita. Hataw Balita. Inamin ni Senator RONALD DELA ROSA na naghahanda siya sakaling matuloy ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Duterte Administration. Gayunman, nanindigan si DELA ROSA na hindi siya natatakot sakaling matuloy ang investigasyon ng ICC. Mas mainam na anyang maging handa kaya niya kinuha si Senator Francis Tolentino bilang abogado. Okay. Ang tumatayo ngayon sa harapan po ng publiko so far
na magiging abogado po nitong si Senator Ronald De La Rosa ay si Senator Francis Tolentino. Kasi alam nyo naman, napakagaling din na abogado nito pong si Senator Francis Tolentino. International lawyer po ito. At alam niya kung ano po ang mga umiiral na batas sa karamihan po ng bansa. Particular diyan po sa rules ng ICC. Pero marami ngayon ang kume-question sa posisyon na yan ni Senator Francis Tolentino. Kasi hindi ka pwedeng mag-engage privately sa isang profession as a lawyer kung ikaw ay public servant. Ano, maliban na lamang kung ito ay related sa iyong trabaho. Ewan ko kung ano ang exceptions dito, ano, pero as a general rule ganun. Kapag ka ikaw ay engaging sa isang public office, may mga kakilala ako na nagtatrabaho sa ating gobyerno na mga abogado, hindi sila pwedeng mag-private practice. Kasi private practice ang mangyayari po dito. Although kahit pro bono po iyan, still private practice po yan. Dahil ang inaakusahan, hindi naman senador. Ang inaakusahan ay si Senator Ronald De La Rosa. Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin doon, hindi yung opisina, kung hindi yung pagkatao ni Senator Ronald De La Rosa. Wala yung pinagkaiba nung panahon na senador si Leyla De Lima. Siya ay senador, hindi yung opisina ang kinaksuhan, kung hindi yung kanyang pagkatao. Ganun din dito kay Senator Ronald De La Rosa. Siya ay senador, hindi yung opisina, kung hindi yung pagiging Ronald De La Rosa niya particular nung siya po ang PNP chief pa noong panahon ng drug war ng dating Duterte administrations. Okay? Sana kahit paano sa maikling live streaming natin na ito, mga tol, na iparating ko sa inyo ang gusto po nating mangyari, ang ating mga opinion at kuro-kuro. Sana kahit paano nagkakatugma-tugma, inuulit ko lamang sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako naniniwala na siya po ay mahina. Siya po ay isang napakatatag na pangulo, merong pagmamalasakit, matapang, may kaalaman, karanasan sa kanyang posisyon bilang pangulo. Sa pagitan naman ng mga inaakusahan na tao, kina Senator Ronald De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte, syempre bilang Pilipino, kinakampihan ko po sila. Kinakalimutan ko yung mga political differences natin. Ang mahalaga kung ano ang paninindigan ng ating bansa sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ay ganun din ang ating maging paninindigan. Kaya wag po nating i-allow na pumasok ang ICC dito po sa ating bansa. Bilang isang pangkaraniwang Pilipino, i-voice out po natin na hindi kayo welcome dito sa ating bansa, mga ICC. Maraming salamat. Bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout muna sa lahat po ng ating mga manonood, sa ating